So what's up mga YouTubers? Ako po to si Mr. Pogi. Nandito po tayo ngayon at ako ay naging busy for the past few weeks and hindi ako nakapag-upload. At magiging topic natin ngayon kung bakit ako hindi nakapag-upload is because I was busy with my previous work. So previous meaning I've quit my job already. So the topic natin ngayon is why did I quit my job? So bakit nga ba ako nag-quit sa job ko? Una, I want to expand my horizon. Gusto ko lang na magkaroon ng another experience, another set of experience. Gusto ko lang na lumawak pa, yung mindset ko lumawak pa. And feeling ko with this new work, nakapag-apply na ako actually and I'm already hired. So I've only got 2 days as an unemployed person. So tomorrow will be my first day in my new job. And then, ayun lang, hindi ko sinasabi na walang, hindi nag-expand yung horizon ko sa previous work ko. Pero, marami ako natutunan dun. And I think that's enough for me. Second, I think I served my purpose already. Marami na ako nakilala din. Actually, hindi naman lahat kilala ko, pero marami rin ako nakilala. So, feeling ko na-live ko na yung purpose ko dun sa company na yun. Kaya parang it's a sign na. Kasi ganyan yung feeling ko eh. Actually, pag may nagtatanong nga sa akin, if feel mo na mag-quit, you have to know kung yun na ba yung naging purpose mo. Kailangan mo malaman kung ano yung naging purpose mo sa company na yun, kung bakit nandun ka. Kasi kung hindi, it's not the time for you to quit. And ako, feeling ko na-live ko yung purpose ko. Kaya ako nag-quit. It's not because nakaka-stress sobra yung work doon. Actually, well, kung tutusin, wala namang madaling trabaho eh. Doon naman, may times na mahirap, may times na madali. Pero not all the time madali, not all the time mahirap. So, balance lang din siya. It's a hospital eh. So, what do you expect? Maraming stressful situations kagaya ng hindi. Maraming masakit. So, iba yung aura ng hospital talaga. Third, bakit ako nag-quit? I have this sense of unfulfilling dilemma. So work, hindi ka fulfilled. Well, it's a personal note. I'm not fulfilled with what am I doing. So, hindi ako na-fulfill. Parang it doesn't add up in my soul. So, kaya yun yung na-feel ko. Hindi nag-add up sa soul ko. Parang walang sense of fulfillment. Parang everyday it leaves me empty. It drains me. So, wala naman akong hinanakit sa company, sa management, or anything. Maluwag ang loob ko sa lahat. Pero, personal lang talaga to. Personal reason ko to, na siguro kasi kailangan ko lang talaga ng soul searching pa. So, ayun. Kaya siguro nararamdaman ko yun. Yun yung napifeel ko. The last and final reason. To be honest, I feel bored. Kahit meron na ako nararamdaman na rush, meron kasi yung, siguro connected pa rin to sa reason ko. Wala yung sense of fulfillment. Kasi, eto, yun yung napifeel ko eh. I feel bored. Parang everyday, papasok ako, same routine, ganun. Sweldo, ganyan. So, paulit-ulit lang yung nakikita ko, paulit-ulit yung ginagawa ko. So, maybe because it is a routine type, kaya siguro I feel bored. Yun yung last and final reason ko kung bakit ako nag-quit. So, on a personal note, wala akong angst, wala akong personal vendetta sa management or sa company na pinagtrabahuhan ko. I loved all my workmates there. They were the best. Okay yung pinagtrabahuhan ko. Wala akong masabi. Even my managers, mga previous manager ko, so, and supervisors, lahat, okay sila. Alam mo yung parang, minsan may mga time pa na, kahit toxic, hindi ko na nararamdaman na nagtatrabaho ko. Parang tuloy-tuloy lang. Kasi, nandun yung sense of teamwork sa trabaho ko. And I hope, sa next job kong to, na ililipatan ko, which is tomorrow na, by which 2 days lang ako na unemployed, I hope that
I will have a great team. And yun kasi yung nahanap ko eh. Yung magkaroon ako ng magandang team. By which, yun yung naramdaman ko din sa pinagtrabahuhan ko. So all I can say is that I am very, very happy with my previous work. And I am thankful na naging part ako ng company na yun. Kasi hinulman niya ako. It made me a better person today. Kung paano ako magsalita ngayon, actually nakatulong din eh. Kasi dalawang taon ka ba naman makipag-usap sa pasyente? Hindi ka ba mahasa ng bahagya nun? Kaya ayun, tsaka medyo kumapal din yung mukha ko kahit papaano. Dahil makapal na talaga yung mukha ko dati, mas kumapal pa yung mukha ko. Mas nagba-flag pa ako na to. Ayun. So, marami akong natutunan, marami akong natulungan, marami akong naging kaibigan, marami akong naging masayang alaala dun sa pinagtrabahuhan ko yun, by which I am very thankful. And then that's it. So, ayun, ito na yung vlog ko for today. And papunta ako sa girlfriend ko ngayon. That's it. So, guys, please like, comment, share, and subscribe. Kung meron kayo ideas na gusto ko i-share sa vlog ko, please feel free to suggest para may mga i-vlog ako or gawin akong videos. So, I'm open to that. So, okay lang. Wala naman ang problema. Hindi naman ako maarte. So, ayun. Thank you for watching. Hope you guys tune in every time I upload. So, ako po si Mr. Pogi ang nagsasabi na with great looks comes with great responsibilities. So, bye-bye!